Muna din Herod, when he had privily called the wise men, inquired of them diligently what time the star appeared. And he said to them, and said, go and search diligently for the young child, and when you have found him, bring me word of him, that I may come and worship him also. When they had heard the king, they departed, and lo, the star, which they saw in the east, went before them, till it came and stood over where the young child was. When they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Ngayon, umaga ulit, mag-aaral kami hanggang hapon. Panginoon, pagpalain niyo po aming pag-aaral. Ay sa lahat po sa mga narito, Panginoon, but especially, nawa ay hindi niyo po lang ang mga puso, Panginoon, mga gustong makatuto sa inyong mga salita, especially yung mga kabataan, Panginoon, na kailangan nila ng attention, Panginoon, kailangan nila ng matuluan sila. We pray na kayo po kumilos about this, Panginoon. Gamitin niyo po yung lingkod. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Mga maingay pa rin, ha? Alam mo ba talang malakas yung speaker natin? Alam niyo kung bakit? Hindi na ako ni sigaw. Okay. ganito gawin natin. Pwedeng ano, spread ulit tayo. Kasi wala eh. Ito si Kino, na-miss natin to eh. Ngayon, gugulo na naman. Doon ka, Ate Jamie. Ang kayo na bahala. Pang-spread na lang po. Ano tayo eh. Kino, dito ka, Kino. Okay. So, start na ako, ha. Kayo na lang. Huwag na kayo maingay. Maglipat na lang. So, title po nito is He That Is Born King of the Jews. He That Is Born King of the Jews. Sino yun? Jesus. Okay? Yung subtitle nito, The True Biblical Account of the Birth of Jesus. So, yung sabihin ng true, totoo. So, ang dami nating naririnig ngayon, puro kalokohan, puro mali, mali-mali, iba yung focus nila. Bakit ang focus? Santa Claus, regalo, minsan yung mga programa sa TV, mga bakla pa yung nag-perform. No, lahat na ng kalokohan, ando na. Pero Pasko din sa kanila, Pasko, Merry Christmas. So, lahat na nakakabastos na sa Diyos eh. Kaya nasabi ko rin sa inyo, di ba? Minsan kayo, pag nag-pray tayo, nakakabastos din pag maingay kayo. So, ganun din yun pag hindi tayo nakikilig na salita ng Diyos. Ganun din, lalo na pag nag-celebrate ka nga, iba naman yung focus mo. Yes, yeah, Santa Claus! At makita pala ako sa inyo bago tayo mag-umbisa. Yung sinasabi ko na last Thursday, alala niyo yan? Ako malalagay yun. Ano makita ko? Download, yan. Nakita niyo yan? Okay, yan ay nasa mall. Okay? Tingnan niyo sa mall, pumunta kayo sa SM. Sinong galing sa SM? Pure gold. May nakalagay ba doon? Purihin ang Panginoong Jesus. At para maligtas ang sanlibutan. Magsisi sa inyong kasalanan. Mali rin eh. Pero, at least kahit ka paano, may ganun. Oh, tuwa na rin ako eh. Diba? At least ma-brought up yung subject ng kaligtasan. Diba? At hindi mapunta sa impyerno. Pero hindi, magpunta mo sa mga mall, pinanganak daw si Jesus, pero ang bida lagi doon, sa Santa Claus. Biruin mo sabi dyan, no? The letters for Santa Claus. At sa turuan ng mga magulang, oh, sige, sulat kayo kay Santa Claus, ha? Ilaglag nyo doon. Nako, sinong babasa nun? Totoo ba yung Santa Claus? Sino iniwala kay Santa Claus dito? Yung gustong basagin yung ano nyo, trip nyo, hindi naman yun. Hindi naman kayo siguro naniniwala doon. Pero, ito yung maganda nito, may Kristiyano siguro na asal, ito sinasabi ko yung Thursday. Meron siyang marker, tsaka papel. Okay? Yan ang lagay niya, di ba? Stop teaching lies to the children. So, ganun ang gagawin natin umaga, ngayong umaga. Amen? Kasi minsan, nakakaawa kayo eh. Kung ano yung sinasabi ng mga bakla sa TV, sabi, sino ba yung mga kilala sa TV? Masikat na ngayon, hindi ko na alam eh.
Si Vice Pangit. Wala na, di ba? Meron pa rin. Bira to. Tekla. Ah, alam nyo, di ba? Papangit, di ba? Pero dahil sila yung nasa TV, wala kayong magawa, papanoorin nyo na lang. Tapos yung mga magulang din natin minsan, hindi rin marunong, tatawanan. Makanta ngayong baklang. Pero sila yung nakikita mo lagi doon. Ano mangyayari sa'yo? Tatanggapin mo sila, di ba? It is for Santa Claus. O tama na, Harvey. Hala ko, ano ka na eh. Kayo tagasama yung mga ate, eh. Okay. So, pag yun ang lagi nakikita nyo, parang tatanggapin nyo na lang. Amen? Kaya ngayong umaga, pag-aaral natin kung gaano kalaking kalokohan yan, so hindi natin yan tatanggapin. Okay, so na, again, ang title nito, He, ang focus natin ng si Jesus. Okay? So, number one, so alam nyo ba na ang Kapaskuhan ay, sabi nga nila, pinakasikat na holiday yan. Eh, sa Pilipinas, si Brother James nga, last week pa, nakalive na yan. Diba? Para mas sulit niya yung kanyang pamilya, di ba? Yung iba, karamihan, may mga pera, magbabakasyon, pupunta ko ng saan-saan yan. I-celebrate yung Christmas. So, ibig sabihin ko lang, alam ng tao yung Christmas, pero ito yung problema. Kahit alam natin yung Christmas, maraming, bakit ganun? Katulad yung nabanggit natin kanina, ni Santa Claus, di ba? Yun yung sikat. Bakit ganun? Sige, sila na yung taga-saway nga doon na yun. Ayusin mo. Ano? Oh. Bigyan mo na lang ng ano, upuan. Okay. So, naniniwala ka ba yung Santa Claus, Nathan? Gusto mo ng regalo kay Santa Claus? Hindi naman totoo yun eh, di ba? Dito ka na lang, Nathan. Oh. Sino dito? Yan. So, babasagin natin si Santa ngayong umaga. Amen? Tsaka hapon. Ano lang ano, at least, hindi lang ako yung sa Facebook minsan, sineshare nyo. Para basagin natin, di ba? Kasi mapansin mo, bakit ganun sa mall? Salimta si Jesus ang bida, si Rudolph. Sino pa? Kasi may mga ano pa nga, mga unano, di ba? Mga dwarfs. Kesyo sila yung gumagawa ng regalo. Kalokohan na yan. Wala ba sa Bible? Wala ba sa Bible doon? So, di ba na interesting siya na hindi maganda nang dapat focus na si Jesus ngayon. May pinanganak siya. Yay! Doon di ako niniwala dyan sa birthday din eh. Ang ganyang OA na celebration. Pero sige, given na natin, naniniwala yung mga sanlibutan dyan sa birthday. Sino may birthday daw? Hindi naman actually December 25 yan. Pag inaral mo yan, alam nila yan. By the way, Catholic ka nagpauso niyan. Sila yung naglagay ng date dyan. Hindi yan something na ako lang nagsasabi. Alam nila yan. Sila mismo nagsasabi. Okay? Kailang pinanganak si Jesus? 25. Okay, tanyo na. Nasabi ko lang eh. Walang nakakaalam. Okay lang yan. Wala po nakakaalam yun ang totoo. Ba't nila sineset ng date? Tapos tinapat pa nila sa mga celebration ng mga pagano yan. 25. December 25. So, interesting, di ba? Nakakamangha na hindi maganda. So, may something fishy dito. Alam niyo yung sabihin doon? Hindi maganda, mga bata. Kaya ngayon, tingnan natin, ano yung mga focus nila? Anong gagawin niyo sa Pasko, mga bata? Okay, sige, isa-isa, go! Nangaruling. Anong focus mo pag nangaruling ka? Gusto mo ba sumaya sila? Anong focus mo? Gusto mo magkaroon ng pera? Ano pa? Flame. Anong gagawin mo sa Pasko? Ah. Rafi. Kahit sino. Araw nyo magsalita, no? Sige, ako na lang, ha? Sabihin nyo kung tama. Mamamasko po kami.
Yung sabihin ng mamamas ko, parang mamamalimos eh. Dati hindi uso sa atin yan. Sa subdivision namin dati. Pero nung ano, nauso. Namamalimos kahit di mukha ano-ano, namamalimos. Ano pa? Yun nga, yung mga gadgets. Okay lang naman yung kailangan talaga. Tayo, marami tayong gadgets. Pero bakit pag Pasko? Diba? Ay, ano kaya regalo ko? Diba? Nakaka-relate ba kayo o hindi? Sino masaya Pasko pag Pasko? Bakit, Arby? Anong ginagawa mo? Dapat din ako tumas ng kamay. Anong ginagawa mo pag Pasko? Mamasyal, di ba? Sa akin, okay lang yun. Pero, kailangan nating maintindihan para saan nga ba yun? Bakit mayroon ganyan-ganyan? So, again, dalawa to. May negative, may positive. Maganda na isa-isa na natin yung last time na mayroon tayong preaching na Christmas, the good, the bad, and the ugly. Hindi na tayo mag-dwell masyado ngayon doon, kaya sinamarize ko na lang. Pero ngayon, doon na tayo focus natin, yung saan tayo dapat mag-focus. Ano yung mga katotohanan na dapat nating malaman, lahat tayo. Especially mga bata, bata pa kayo. Hindi na kayo sumakay Diyos, ay, Santa Claus, excited ako. Dapat, pagkatapos nitong araw na to, pag nakikita yung Santa Claus, ano sabihin nyo? Hindi naman totoo yun eh. Gusto ko ganun mangyari sa inyo. Amen? Huwag nyo sakyan kasi mali. Maling-mali. Kalukuhan. Diba? May mga elves, may Rudolph. Pag may nakita ko, tanong nyo sa magulang nyo. Uy, pupunta tayo ng mall. Bakit may Santa Claus? Ba't wala yung kaligtasan? Tinuturo dito. Ba't hindi Bible? Diba? So yun sanang paglabas nyo dito, ganun. Masyado naman KJ yan. Pag-aaralan din natin kung ano yung masaya sa Pasko. Okay, sa birth of Christ pala. Yun ang tanong, tawag kasi. Kapanganakan ng Panginoon. So, dapat I believe tayo magsaya. Kaso, paanong klase ng pagsaya? So, dito tayo sa... By the way, kaya ang title nito, He that is born King of the Jews. Sinabi yung kanina, di ba? Sabi dyan, saying, Where is he that is born King of the Jews? Sino yun? Jesus. So, ano sabihin ba ng king? So, ang king, especially kahit sa Bible eh, hindi yan originally designed ng Diyos na may haring taong hari. Hindi yan designed ng Diyos. Pero, nangyari na ganun yung ginawa ng mga tao, nag-follow na lang yung mga Israelite. So, pag sinabi yung hari, celebrated yan eh, di ba? Ngayon, hindi na masyado, pero kahit sa Bible, masaya ang tao pag yung hari ay, di ba, gusto nila. Yes, mayroon tayong ano, hari na nagmamahal sa demokrasya. Kung ano man yan, di ba? Yung mga sa US kasi, yung mga presidente ngayon, parang hari yan eh. Nasusunod yung mga gusto nila. Okay, kaya masaya sila nung nanalo daw si Trump. Hindi rin naman, wala tayong pakialam dyan. Pero alam ko lang yung kasi yung feeling ng iba. Kasi kahit paano may killing daw sa mga Kristiyano yan. Nung nanalo si Biden, loko-loko daw yun. So, malungkot sila, di ba? So, sabi rin niya sa Bible na masaya ang tao pag nag-rule ay mga righteous. So, ngayon, kahit sa ibang bagay, okay, sino yung king of comedy? Babalu. Si Dolphy daw. Dolphy daw, di ba? Sino ba nag-establish sa kanya doon? Sila-sila rin naman eh. Anyway, sino yung king of, ano gusto nyo? King of, ano ba uso ngayon? King of computer. Ha? Depende kung anong game siya, di ba? Ha? Charles Babbage. Father of modern computer daw, no? Ano ba mga king? King of pop. Ah, ganun eh. King of ganyan-ganyan. Eh, sabihin ng king, siya yung pinaka-pinaka, di ba? Pero depende nga, katulad kanina, king of comedy, hahanga mo ba yun? Kumot sa bading yun, babae at the same time, hindi nakaka na si Dolby, di ba? Depende kung king of ano ka. Kung king of the world ka, tindi mo, di ba? Kung presidente ka ng bansang di naman kilala,
Ano yun? Wala rin, di ba? Pero kung president ka ng ano, at hindi yun. Ano ba? King of kulit. Sinong king of kulit dito? Gusto niya yan? Hindi rin maayos, di ba? Yan. So, pero ang Panginoon, sabi doon, King of the Jews. So, medyo daanan natin to, ha? Kasi na-preach na natin to kamakailan lang. Naalala niyo yan? Pero, ayun ko, nasabi ko itong Galatians 6. Yan natin. Para lang maging malinaw na sa atin, mga umatin dito, nakikinig dito. Sino yung mga Hudyo ngayon? Yung mga tunay na Hudyo na nakakalugod sa Diyos? Ha? Abasahin natin. 14. Sabi dito, but God forbid that I should glory save in the cross of the Lord Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. So, nagpapasalamat si Paul sa Panginoong Jesus. Okay? Kasi, doon siya dapat mag-glory, doon siya dapat matuwa. Okay, so mga Kristiyano ka, usap niya, di ba? For in Christ Jesus, neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but a new creature. So, sa Panginoong Jesus, walang kwenta kung anong nationality ka, wala sa kanya yun eh. Kasi ang circumcision na tinatawag niya dito, yung pagiging ligtas. Na-circumcise ka sa puso mo, ligtas ka. Kaya sabi dito, and as many as walk according to this rule, ano yung rule? Binanggit niya kanina, nananampalataya sa Panginoong Jesus. Sino yung mga nananampalataya kay Kristo? Hindi mga Kristiyano. Ano sabi sa 16? Peace unto them. Peace be on them and mercy. And upon the Israel of God. Hoy, Netanyahu, sila ba yun? Nasa Middle East, sila ba yun? Hindi na. Okay, mga Kristiyano, nililinaw ko lang kasi nga po, yung iba dito, even mga ibang pastor pa nga, masyadong makahudyo. Pag sinabing, Jesus, King of the Jews, ginagalang ba siya doon sa Israel ngayon? Sa Tel Aviv? Binabastos nga siya doon eh. So, kaya mga, yung ating subject ngayon, ng King of the Jews, sino yung mga Jews dito? Mananampalataya yan. Amen? Huwag kayong maniniwala kung ano yung mga propaganda ng mga yan. Ang tunay na pinaghaharian ng Panginoong Jesus, yung mga nananampalataya sa Kanya. Amen? Yan ang Kanyang kingdom ngayon. At later, medyo iba yung later, maghahari sa buong mundo, pero ang mga official niya, mga Kristiyano. Amen? So, yun lang ha, King and the Jews. So, dyan tayo mag-focus, babalik-balik tayo dyan. So, ngayon, gusto natin tingnan, ano yung mga katotohanan na dapat natin malaman sa kapanganakan ng Panginoong Jesus. Okay? Haba, you know? Minsan, pag sinabi kong Pasko, alam niyo na yun, ha? Obviously, hindi ako niniwala ng December 25. Mali. Yung Santa Claus, kalokohan. Okay? Ang Catholic na nag-impluensya dyan. Sila main, ano dyan? Perpetrator. Hindi ko tinong ginagamit. Merry Christmas! Pastor, hindi ka nagsasabi ng Merry Christmas. Sinabihan ka ng Merry Christmas, ang sabi mo lang, ano sinasabi ko? Mag-Merry Christmas. Tinatawanan ko lang eh. Tinatansya ko ang anong paniniwala nitong taon to. Okay, pero salamat sa Panginoon. Amen. Pinanganak ang Panginoon. Bakit siya pinanganak? Pag-aaral natin ngayong umaga. So, number one, mga katotohanan sa kapanganakan ni Jesus. Jesus. Sabi dito, tingnan natin sa ating chapter, sabi sa verse 1. Now, when Jesus was born in Bethlehem, sino yung pinanganak? So, dapat siya yung bida, di ba? Sino nag-birthday dito? Kaya kamakailan? Sino nag-birthday? Ano may nakita ako eh? Si Jared. Sino pa? Johan. Sino pa? Pag birthday ni Jared, sinong bida? Yan, kaya pag may birthday na iba, huwag na yung bibida. Bihan muna siya. Araw niya eh, di ba? So, again, hindi tayo totally niniwala dyan. Pero still, kahit paano naman, bihan muna siyang bumida. Ngayon, pag birthday ni Jesus, sinong bida? Umunta ka sa mga Christmas party. Mga ganyan eh. Sinong bida dyan? Yung mga boss. Tama yun. Nabanggit ko sa inyo last time. Kaya hindi na umatin yun eh.
Nabalitaan ko lang, yung boss, siyempre, nagyayabang, ito, nagawa natin. Eh, mga tao naman ang gawa nun. Diba? Yes, mag-iinom na yun, tapos lak. Sasayaw-sayaw ng ganyan. Hindi ka matutuwa eh. Christmas party ba to? Nakakabasto sa Panginoon eh, amen? Kaya tayo, hindi tayo ganun, amen? Hindi na tayo maingay pag-church. Kasi nakakabastos din yun. Okay, so, ang hari, sinong hari? Dito sa chapter na to, ilang beses binanggit yung hari, si King Herod. Sinong hari nung time na to, nung pinanganak si Jesus? King Herod, siya yung hari doon sa party na yun. Actually, ano lang naman siya, sinet up lang siya ng Roman, ano doon. Emperor. Pero still, siya yung hari nung time na yun, sa place ng Judea. Province of Judea. Pero sabi dito, sabi nga dito, sino talaga yung hari? At yung hari na talagang nagmamatter kasi yung kanyang kingdom hindi nagtatapos. Si Trump daw, talo na. Oh. Ayabang yan. Oh. Pag nagsalita yan eh. Puro kayabangan. Kasi siya yung presidente. Wala kang magawa yung mga tao. Eh natalo. Ilang taon lang siya? 4 years. Ang Panginoong Jesus, ilang taon? Nag-ari. Siya ang Diyos, dati na. Ngayon, siya ang hari ng mga hari. Yan ang tunay na hari dapat nating sambahin. Amen? At pagkatiwalaan, alamin natin yung kalooban niya, tingnan natin yung judgment niya, yun ay tama. Hindi ngayon, yung mga DDS ngayon, talagang, basta ginawa ni Duterte, tama yun. Parang ganun eh. Ano ba naman yung, may ginawa talagang mali, ano, tama pa rin. Talagang de-depensa kahit mali. Hindi tayo ganun, amen? Mga kulto, ganun din. So, yan. So, number one, Jesus was the focus or the central figure. Siya dapat ang bida, utang na loob, kahit ngayon lang. Though actually, dapat araw-araw yan sa ating buhay, mga Kristiyano. Dahil siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas, siya ang mag-rule later, siya yung magre-reward, saan ka pa? Sino pang ibibida mo sarili mo sa ibang tao? Kaya, sino nag-Facebook dito? Ay, mga bata pa kayo, may Facebook kayo. Ito ang tip ko sa inyo, ha? Okay, again, tatanda rin kayo. Kaya yung mga dapat binibida nyo. Kasi parang ganun sa Facebook, eh. Parang bidahan lang yan. Eh. Yung iba na medyo mature na, hindi na ibibida yung suot ko, yung iniinom ko ngayong araw, yung madalas ibida dyan. Ipifilter mo yung mukha mo. Ha? OOTD, ano mo yun? Outfit of the day. Ano pa? Anong binibida mo dyan? Wala kang dapat ibida kundi ang Panginoon. Alam niyo ba yun? Tsaka yung aral niya. Ngayon, alam ko din yung maitindihan agad dyan. Nagduman din ako sa pagiging bata eh. Diba? So, pero yun ang maganda. So, lalo naman dito sa birth of Christ, Jesus, ay sana siya yung dapat maitaas. Amen? Paano siya maitaas sa buhay natin? Mabihan, nasa church nga lang tayo. Minsan, wala pa yung puso natin dito. Nasa yung puso niya ngayon? Kenneth, nasa yung puso mo? Nasa yung utak mo? Dapat makinig na sa salita. Kahit hindi kayo pasto, di mo naisipin gano'ng kapogi si pasto, hindi naman. Isipin mo lang sinasabi, pinag-usapan natin, okay na yun. Diba? Yan ang number one. Siya yung focus, siya yung may birthday, sabi nila. Tang na loob siya naman yung ating... Paano natin nasabing siya yung focus? Tingnan dito. Sa verse 1 and 2, una siya yung pinanganak. Okay, siya yung set, yung setting dito, siya yung bida. Diba? Number 2, sabi dito, sabi sa 1, diba? Wise men came from the east to Jerusalem. Ngayon, madali na magbiyahe ngayon. Eroplano lang, eh, diba? Kailan lang? Ano yung malayong biniyahe natin, bud? Nangailangan yung isang kapatid, kaso wala na naman eh. Uy, kailangan ng sasakyan. Ang layo rin ng tanglak ha. Sige, punta natin. Ngayon itong mga taong to, wala silang sasakyan, okay? Kung nagbiyahe yan ng malayo, importante sa kanila yon, yung biniyahe nila o sino yung pinuntahan nila doon. So, sino yung pinuntahan nila? Stephen.
Mga wise men galing pa ng east, kung saan man yung east na yun. Sino pinuntahan nila? Ezekiel, sino pinuntahan nila? Yung may mga wise men na galing sa east, pumunta sa Jerusalem. Bakit? Sinong hinahanap nila? And where is he that is born king of the Jews? Si Jesus, hinahanap nila. Bakit? Importante si Jesus. Amen. At hindi basta-basta itong mga tao to. Ano importante sa mga taga-baybay sapa? Depende, di ba? Ano pinagkakabalaan nyo doon? Mga tao, hey! Excited kami! Anong huling craze doon? Mami na kayo? Ha? Kung ano yung importante sa inyo, pinagkakaguluhan yan, di ba? Pupuntahan nyo yun. Sa ano? Anong latest doon? Sa mga kayo? Mystic Bill. Anong doon? Uso doon yan. Wala. Kung ano man yan, bigay kayo example. Kung ay pumunta siya doon, si Bistek. Kung kaya si Pacquiao, magpupuntahan yung mga politiko ngayon dito eh, di ba? So pupuntahan niyo kasi importante yun sa inyo. Either may relief yan or gusto niyo lang magpa-picture-picture. Pero dito, mga wise men to. Yung mga gusto makipag-picture kay Pacquiao, maayos mga tao mo ngayon? Boxing, yumaman sa boxing. Kasi ngayon, gusto maging presidente. Binibili yung ano nyo. Tutulong, tapos picture-picture. Ano sabi sa Bible doon? Sa mga tumutulong, tapos pipicturean. Oh, kita nyo to, ha? Alam, diyan din nilidisplay sa Facebook natin yung mga ganun. Ang lino ng instruction sa Bible, eh. Tumutulong din tayo, pero hindi natin pinapamahanga. Amen? Pero pag importante sa iyo, at mga wise men to, pinuntahan nila si Jesus. So, sino ang bida? Jesus. Ngayon, sino ang bida sa inyo ngayon? Jesus. Sino ang bida sa inyo ngayon? Reden? Jesus. Si Jesus dapat, di ba? Anong gagawin natin? Dapat, makinggan natin yung message. Sino ba si Jesus? Yeah. Okay? Wise men ba kayo? Wise ba kayo? Matalino ba kayo? Kung matalino kayo, katulad ng mga wise men dito, hanapin natin si Jesus. Amen? Kilalanin natin siya. Alamin natin yung mga bagay patungkol sa kanya. Hindi yung, ngayon? Ano ba uso ngayon? Wala namang kabagay-bagay. Diba? Kung matalino ka, kaya kung hindi ako believe sa mga Kristiyano na, bakit nandiyan ka church? Kasi mabango dito, dito yung mga artista, kaya andun ka sa church. Tama ba yun? Hindi nila sinisik si Jesus. Hindi nila hinahanap. At kahit minsan, nasa church na, ano yung pinag-uusapan? Ano yung sabihin, hinahanap? Ibig sabihin, gusto mo siyang makilala. Inaalam mo, yung utak mo, andun. Ha, si Jesus? Sino ba si Jesus? Gusto kong malaman, pasto, sabihin mo sa akin kung sino. Kaya makikinig ako ng gusto. Amen? Kasi pag wala yung puso nyo doon, hindi siya hanapin. Isipin nyo lang, pagkain, ano pa, mga mababaw. Diba? Ang pangit lang ganun. So kaya, naiasaw na talaga sa mga Kristos, ganyan-ganyan eh. So kaya, iniiba natin dito, amen? Amen. So ito mga wise men, sino mga wise dito? Sino gusto maging wise? Kita nyo na, ayaw nyo rin. Gusto maging wise. Kung hindi kayo wise ngayon, gusto nyo maging wise. Sino? Sino gusto maging wise? Matalino. Sino gusto maging matalino? Sana lahat tayo. Kasi pag matalino, gagawin mo maayos. Gagawin mo na mabuti. So, gayahin natin yung mga wise men na hinanap nila kung sino si Jesus, pinuntahan nila kahit sa out of the way yan, sigurado. At next point ko dito, okay, again, Jesus was the focus, central figure, wise men sought after him. So, pag may tumawag sa'yo, may tumatawag ba sa inyo? May telepono, wala pa eh. Pero, alam niyo yung mga taong gusto mong matuto, for example, sinong tatawagan mo? Si Vice Pangit? Puro kalokong kabastusan ng mga tunong mo doon, di ba? Sinong tatawagan mo? Sino yung chat-chat mo? Sino yung email mo?
O siyempre, yung mga may taong may masasabing maayos sa'yo, di ba? Sino yun? Bigay nga example, Nathan. Sino kilala mong pwedeng i-text, i-chat para magtanong ka ng ano? Ha? Sino? Ay, salamat. Friend na ba tayo? Eh, Facebook ka ba? Wala pa? Okay lang, hindi mo kailangan niya. Pero text. Kung sakali lang, meron ka na, di ba? Malapit naman kayo dito. Ay, may problema si Nathan. No? Punta ka dito, kay pastor, di ba? At least, alam ni Nathan. Ikaw, ano? Benz, kanino ka pupunta kung may gusto kang malaman na seryosong bagay? Nalilito ka. Ayun ako punta. Ha? Harvey, ikaw. May tekla ka ba pupunta? Makalokan yung mukha na nakakasaw eh. May pakyo ka ba pupunta? So sa Panginoon ka pumunta, amen? Kung wise ka. Mag-pray ka, magbasa ka, kilalaanin mo sino si Jesus, ano bang ginawa niya, paano ba siya makakatulong sa akin. Ganon ang mga wise. Hindi yung pupunta ka sa loko-loko din. Diba, kaya bata, ay, lalaro kami. Ngayon, okay lang maglaro yung mga bata, pero, kaya nga inaaral natin, sarili na tayo dapat pumunta, amen? Ay, Jesus. So, bakit siya ang bida? Kasi dapat siyang puntahan natin, siya ay hanapin natin, alamin natin ang gusto niya. Siya ang bida. Ngayon, may pangalawa akong point. Ito medyo negative, mga bata. Ngayon, nagbasa ka ng Bible, Christmas story. In-expect mo, puro saya siguro ito. Puro candy, puro snow. Ganun ba yun? Pag nagbasa ka, dalawang verse pa lang tayo, di ba? Salamat, may gustong sumamba sa kanya. Pero, sa verse 3, may kalaban na agad. Pag gano'n sa Bible, no? Lagi may kalaban. Sabi dyan, verse 3 to 8, bibilisan ko na lang, sinong kalaban? Si Herod. Gusto niyang patayin si Jesus. Pero hindi niya basta gustong patayin kasi yung mga wise men, ginagalang si Jesus. Eh. So, dapat maging ano siya, di ba? Matalino siya. So, pinagplanuhan niya si Jesus kung paano niya papatayin yung tunay na hari. Kasi siya, alam niya, puppet lang siya. Eh. So, insecure siya. Alam niyo yan, mga bata, insecure? Eh, ako lang ang maganda. Ako lang ang ano, magaling. Mga insecure tayo pag ganun kayo. So, si Herod, hari na nga siya. Insecure pa siya. Gusto niya siya yung hari. Papatayin niya yung si Jesus. Amen? Ang gusto ko lang dito, sabihin, so, siya yung focus. Bakit? Una, siya yung hinahanap ng mga matalino. Pangalawa, gusto siyang patayin ng loko-loko, kaaway. So, sa mga pelikula, kahit sa mga pelikula, di ba, lagi may kalaban. So, sino yung gustong patayin ng kalaban? Siyempre, hindi yung mga, ano, yung pinakabida, di ba? Ganun yun eh. So, kaya ang gusto ko sabihin dito, si Jesus talaga yung bida. Amen? Hindi si Santa Claus. Huwag mong ipo-focus yung, isi-shift yung focus mo. Ang focus lagi ng buhay natin dapat, hindi lang Pasko, hindi lang December. Kasi nga, una, mali naman yung December. Sinong focus ng buhay niya, mga bata? Si Jesus, siya yung hinaharap ng mga matalino, paulit-ulit na ako. Pero siya din yung kalaban ng mga loko-loko. Isipin siya talaga yung bida. Amen? Sabi pa dyan, bandang huli, ito medyo masalay mo ito. Anong ginawa nung ni Herod? Advance lang natin. Alam niyo ba ginawa ni Herod? Kaya huwag niyo papangalanan yung kapatid niyong Herod, ha? Anong ginawa niya? Pinagpapatay niya yung mga bata. Ilang taon? Ilang taon ka na, Chloe? Ilang taon ka na? Ha? Ilang taon ka na? Yung totoo. Ikaw, Gila. 6. May mas maliit pa ba 6 si Rizen? Ilang taon ka na? 4. 4 ka na pala. Si Jared? Ligtas na rin to. Nung si Herod, kasi inasal siya ng mga wise men, niloko siya eh. Sabi niya, sabihin mo kung nasan si Jesus, kunwari, sasamba rin siya. Pero gusto niyang patayin. Yung mas maliliit pa kay Shana, alam niyo si Shana, yung baby namin, lahat ng ganong kalit, pati yan siguro, patayin na rin yan eh. Imagine mo, papatayin yung maliliit yung kapatid. Gano'ng kaloko-loko yun?
Ha? Sobrang loko-loko yun. Ah, sa panahon natin, wala nang ganun. Wala na bang ganun? Ngayon, yung abortion, natuuso yan, kahit sa Pilipinas. Papa-abort ba kayo? Ang nabuntis kayo ng maaga? Sino bang na, dito na? Huwag naman sana, no? Huwag niyo, pag nabuntis kayo maaga, kasalanan niyo yun. Hindi niyo may tatama yung mali sa pamamagitan ng another mali. Amen? So, actually, sa church, maraming ganun eh. Nakakaalala sa Panginoon yun, yung magulang, tsaka yung bata, huwag na disgrasya na. Magpunta kay pastor, eh siyempre si pastor, hindi naman ano, iyak din eh. Nakakalungkot, pero anong gagawin natin? Diba? Nakakalungkot yun. So, kaya maging matalino kayo, amen? So, ngayon, sino pa yung mga kalaban ng Diyos? Ayan, katulad niya, bakit nga maraming nabubuntis sa maaga? Eh, minsan kahit mga teacher niyo, loko-loko din eh. Diba? Alam niyo ba sa curriculum niyo, tinuturo na yan, diba? Alala ko, kahit sa amin, kaya pag-recess, pinag-uusapan na ng mga loko-loko. Ay, ganun pala yun. Eh, talagang yung iba, buti kami sa section 1, di masyadong ganun eh. Nabitigilan pa yung mga talagang tagay mga section 1. Talagang nagkakagulo na yun. Woo! Ah, ganun na yun, no? Yung teacher, siyempre, hindi na wala ako anong gagawin. Ikaw, napapakamot yung teacher. Ba't nga mga tinuturo sa mga bata to? Diba? Tama ba yun? Ba't nila ginagawa? Eh, loko-loko rin sila eh. Tsaka yung mga leader nila. Ganun lang kasimple yun. Eh, si Herod, pinapatay niya to. Hindi naman ganun yung teacher namin. Oo nga, pero yung sabihin ko, maraming loko-loko ngayon. Amen? Amen. Kaya kailangan... Kilalanin natin yung tamang hari. Pag nag-judge ang Panginoon, tama yun. Hindi yun sablay. Amen? Amen. Mabata, kaya kailangan nyo makilala yung tunay na Jesus. Hindi yung Jesus ng Catholic, ng Mormon. Ibang Jesus yun. Amen? Amen. Malinaw to eh. Maraming kalaban ng Diyos. By the way, sinong galit kay Jesus? Mga Hudyo. Sinong galit kay Jesus? Yung mga lokolong tao. Napansin mo yan. Yung mga lasinggero, sinong aasa rin lagi niyan? Pag sinira mo yan ang gospel, ang sabihin nila, eh, si Jesus nga, ano eh. Uminom nga si Jesus. Hindi alak yung ininom nun. Loko-loko. Diba? So, sino yung mga galit kay Jesus, alam mo agad, dapat mo iwasan yun. Amen? Automatic yun, mga bata. Pag may nakita ka dyan, sa Hollywood, mga bastos, huwag mo nang gayahin. Kasi galit kay Jesus eh. Amen, Harvey? Kung may nakita ka doon sa Baybay Sapa, huwag mo nang gayahin. Kahit saan pa yan, sa TV, sa YouTube, hindi mo dapat gayahin. Okay? So, merong mga nagsisik ng after Jesus, may mga kumakalabang kay Jesus, kahit anong pong ibig sabihin pa nun, si Jesus pa yung bida. Amen? At siya yung dapat nating ibida. Amen. Kaya message lang sa number one, point number one, get rid of anyone or anything that endorses otherwise. Pag may ibang binida, ay, Santa Claus! O sige, celebrate na tayo ng Pasko. O, magtanong ka na agad, bakit nga ba Santa Claus? Diba? Niloloko mo kami. Ganunin mo. Subukan nyo lang. Diba? Tama ba yun? Katulad nito, sulatan niya si Santa Claus. Sino ba yan? Tama ba yan? Ganunin nyo. Minsan kasi minsan, di rin tayo marunong eh. Sinasakyan natin yung mga ganyan eh. Sino ba yung Santa Claus na yan? Ba't may Santa Claus dito, may Santa Claus doon? Iba mapayat, iba mataba. Iba mga Amerikano, iba. Kasi puro kasinungalingan yun. Amen? Amen. Yung katotohanan lang tayo, si Jesus ang focus. Pag hindi si Jesus ang focus, walang kwenta yan. Uy, Pasko ngayon, masaya tayo. Bakit tayo masaya? Kasi kainan. Bakit tayo masaya? Kasi may laruan. Hindi na naman tama. Amen? Pera, pera. Ay, hindi rin tama. So, yun ang number one natin. Jesus ang focus. Pag hindi, basura yan. So, number two. Meron lang tayo ito. Medyo magtatagal tayo dito, pero kakat natin. Dito lang sa chapter alone, sa Matthew 2, alam nyo ba, nandaming reference dito sa Old Testament.
Okay, mapansin niyo yan. Di natin nabasa yung iba eh. E, basahin natin yung iba. Sa 5 and 6, sabi dito, medyo, ano tayo ngayon? And they said unto him, in Bethlehem of Judah, for thus it is written by the prophet, and thou, Bethlehem, in the land of Judah, art not least among the princes of Judah, for out of thee shall come a governor, shall rule my people Israel. So yun po ay sagot doon sa tanong ni Herod na saan pa papanganak si Jesus? At kinote nila yung sinabi sa Micah 5:2. Ito yung propeta si Micah. Sabi doon, but thou, Bethlehem Ephrata, thou be a children of little among the thousand of Judah, yet out of thee shall come forth unto me, that is to be ruler in Israel, whose going forth have been from old, from everlasting. Okay? So sinabi na pala, hinula na, darating si Jesus at siya ay darating, saan siya ipapanganak? Sa lugar po. Sabi dito, Bethlehem. So, ibig sabihin nito, accurate, di ba? Pati lugar. Okay, sa Hosea 11 naman, sinabi dito, sa verse 15, sabi dito, sa chapter natin, ha? Sa Matthew 2:15, sabi, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, o prophet na naman, saying, out of Egypt have I called my son. So may sinabi daw pala, hinulaan si Jesus ay kukunin from Egypt. Paano mangyayari yun? Eh, pinanganak siya sa Bethlehem. Ba't ka, anong dahilan sa mundo na magpupunta ka ng Egypt? So, hindi basta-basta matutupad ito kahit kaninang tao. May pinanganak ka sa Bethlehem, pupunta ka ng Egypt, hindi basta-basta mangyayari. Pero, nangyari sa kanya yung bakit? Sabi kasi dito, yun niya kanina, sabi ko kanina, si Herod, gustong patayin lahat ng Jared, lahat ng Shana, lahat ng maliliit, gustong patayin. Anong ginawa ni Joseph? Winamingan siya ng Diyos, umalis muna kayo kasi basta may bata, mapatayin. Okay? So, kaya natupad to kay Jesus. Sabi sa Hosea 11:1, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. So, itong application nito nung panahon ni Hosea is si Israel to. Yung bansa nila, di ba? Nag-migrate sila doon dahil may famine. Tapos, umalis ulit sila doon. So, pero dito, malinaw, natupad din kay Jesus to. Di ba? Kasi, hindi naman isang tao si Israel eh, di ba? Bansa yan. Pero, natupad kay Jesus to. Nung siya ay anak ng Diyos, tapos minahal siya, at inalis siya sa Israel. Okay, makinig lang kayo, mga bata, kahit na medyo malalim to, may makukuha kayo dito. Okay, so number 2, ilan yung mga prophecy sa chapter lang na to? 4. Una, kay Micah, kung saan ipapanganak. Pangalawa, napunta siya sa Egypt, inalis din siya doon. Nangyari yung kay Jesus. Accurate. Okay, sa Jeremiah 31:15, sa sub-verse natin dito sa Matthew, nasa 17 and 18. Then was fulfilled that which was spoken by Jeremy. So, meron namang sinabi dati, natupad kay Jesus. So, in Ramah, was there a voice heard, lamentation and weeping and great mourning, Rachel weeping for her children, and would not be comforted because they are not. Sino umiyak na dito ng matindi? Bakit kayo umiyak? Pinalo. Alam niyo, may mas bakit masakit pa sa palo? Ano yung mas masakit sa palo? Kasi kami mga adult, di na kami pinapalo eh. Pero masakit, pinaluhod, physical pa rin yun. Alam nyo, ang masakit sa lahat sa puso. Katulad dito, nangyari dito, namatay yung anak niya. Natutuwa ka doon. Mas gusto mong pagginulpi ka kaysa mamatayan ka ng mahal sa buhay, di ba? So sila, namatayan sila ng mahal sa buhay, di ba? Baby pa yun, di ba? Na sila pala. So mahirap yun, si Kenneth, di ba? Masakit, di ba? Eh lalo na pag anak mo, mahal mo yan. At hindi lang isa. Nabanggit ko sa'yo kanina, ilan yung pinatay na bata? Ang dami nun, talagang masakit yun. Loko-loko yan si Herod na yan. Biro niyo natupad yung kay Jesus? Ano yung chance na may papatayin sa lugar nyo dahil sa'yo? Walang chance. Diba? Pero kay Jesus natupad yun. So, lastly, verse 23, sabi dyan, and he came
And dwelt in a city called Nazareth, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, he shall be called the Nazarene. So walang direct quote actually sa Bible to, pero meron sinasabi sa walang direct quote, pero ang sinasabi nilang, sinasabi pala ng mga prophet dito, siya ay parang, pag sinabi kasing Nazarene, medyo dalawa yun, yung sinasabi lang Nazarite tsaka yung Nazarene, magkaiba po actually yun. Pero yung sinabi sa Nazarite o Nazarene, sabihin, sabi ni, naalala nyo si sino yung kasama ni Nathaniel. Ano sabi ni Nathaniel nung niyaya siya ni Philip? Sabi niya, uy, tignan natin sa ano, merong Messiah, dumating na Messiah, taga Nazareth. Ano sinabi ni Nathaniel? Meron bang mabuting lalabas sa Nazareth? Ano sabihin? Sabihin, nakakahiya pa sa Nazareth. Ibig sabihin, mga malokong bansa rin yun or lugar. Okay? Nah, sa baybaysa pa, may nagpastor. Hanggang baybaysa pa, nagpastor. Posible yun. Loko-loko tao dyan eh. Di ba? Nakakaano yun, di ba? Hindi totoo yun ha. Pero pag iniisip ng tao, ganun, anong isabihin ng parang nilalait nila tayo? Amen? Pero si Jesus naging ganun. Kasi pag hari, Messiah, inaasahan nila, manggagaling yan sa mga hari. Diba? Kasi Messiah, tagapagligtas eh. So, pero hindi nangyari yun. Pero nangyari yun kay Jesus. So, gusto ko lang sabihin point number two, the accuracy of scripture is emphasized. Babalikan natin ito mamayang hapon. Okay? The accuracy, pagdating sa birth of Jesus, hindi lang basta ay may another person na pinanganak. Sinong huling nagkaroon ng kapatid dito? Kailan? Meron ka din? Dami niya. Kayo din, di ba? So, ay, pinanganak yung kapatid niya, no? Si Jared, pinanganak. Regular, si Jesus, nung pinanganak siya, kakaiba. Marami nangyari. At na natupad sa kanya yung mga hula na ng mga dakilang lingkod ng Diyos. Okay? Pag pinaprophesy yan, sinulat niya sa Bible, importante yan. Okay? Ikaw, Joshua, nasabi ba yung so, ilang anong year ka pinanganak? Ha? Hindi mo alam. Ikaw, ano? Reg? Oh, buti pa si Reg. Ilan taong ka na ba? 9 ka na rin? Late mo. Ano mo si Steve, si Peter? 2011, papanganak ang si Reg. Naisulat yan sa Bible. Naisulat po yun sa Bible? Hindi, di ba? Bakit kasi hindi ka ganun ka-importante? Hindi. Pero hindi nga talaga tayo ganun ka-importante. Pero pag sinulat sa Bible, importante. Ang gusto sabihin dito, accurate, but importante yung accuracy. Kasi nga, inaabangan na yung Messiah, inaabangan nila yan. At pag inaabangan nila iba dyan, papasok yan, di ba? Alam niyo, may mga kwentong ano, kunwari, may mga kwentong ano eh. Uy, yung hari, mamamatay. Ano, sabi natin, mayamang tao, mamamatay na. May malaking mamanahin. Di ba? Kaso may nawawala siyang anak. Uso yun sa mga drama-drama, di ba? Anong gagawin ng mga tao, mga kaalam nun, kahit hindi sila yung anak? Para si Ate Ningning. Mamatay si Don Pepito, kung sino man yan. May mamanahin daw yung anak, di alam kung sino. Anong gagawin, kunwari lang? Yung makaisip ka, ay may anak ako. Kunwari, yung anak ni Don Pepito, di ba? Anong gagawin yun? They will seize the opportunity. Para magkaroon sila ng pera, di ba? Yung mga loko-loko ngayon, ganun din gagawin yan. Ay, may magiging Messiah. Ay, maganda. Ako yun. Para ako yung maging ano, di ba? O yung anak ko. So, pagpaplanuhan nila yon, para maging sundin sila ng maraming tao, di ba? Ay, mga ganun ba? Si Muhammad, ganun, di ba? Kunwari, propeta siya. Sinasabi ko dito, mga kapatid, para hindi tayo maloko, nag-provide ng Diyos ng paraan kung paano natin ma-check. Diba? Paano tayo maloko? At ang ginawa niya, sinulat niya sa Bible yung mga details ng Messiah
pag dumating yan, hindi tayo, hindi pwedeng mag, si Mang Judo, siya yung Bisaya. Ay, hindi, si ganyan. Si Kibulo, yung Bisaya. Hindi, si ano, yung mga loko-loko dyan, si Moroni, si Joseph Smith, Muhammad, si Manalo, si Oriano. Hindi sila makakaporma sa mga taong may pangunawa. So yung pangunawa ka, tingnan mo sa Bible, natupad ba sa iyo yan? Natupad ba sa iyo to? Natupad ba sa iyo to? Hindi ka pwedeng marunong dyan. Hindi ka pwedeng mag, ako yan. Hindi ka pwedeng mag-ganon. So anong point ko dito, mga bata? Ang point ko dito, magaling ang Diyos, yung kanyang salita, accurate. Kanina pa si Lord. Nagnanig yung boss mo dito. Gusto mo ba dito? Nasa church ba kayo dahil gusto nyo dito? Makinig kayo. Ha? Diba? Ang gaya nyo si Jackie tsaka si Rachel. Nakikinig ba kayo? Mga tahimik kayo, hindi kayo nakikinig. Iba kasi medyo malalim, diba? Pero, kaya niya, mga bata. Yung mga madalas na uulit dito, makukuha niya yan. Okay? So, si Jesus ang bida number one. Siya yung focus. Yung mga Santa Claus, alam natin kalokohan. Huwag natin sakyan. Mas maganda nga i-reprove natin. Hoy, sino ba yung Santa Claus na yan? Sino yung Rudolph na yan? Baka mo yun mo, Merry Christmas picture, Santa Claus. Ang gaganong-ganong pa sa inyo. Di ba? Ito lang, kahit mga pastor ngayon, may Christmas tree din eh. Hindi ko maintindihan yun eh. Okay? Basta inaalis yung focus kay Jesus, tanggalin nyo yung sarili nyo. Napo-focus yung Christmas. Di ba busy-busy kayong Christmas? Eh, kasi Christmas din namin, pagandaan. Sa alip na busy mag-aral, sino ba si Jesus? Eh, kilala ko na yun eh. Really? Paano mo siya may share? Diba? Kung nakikisakay ka dyan sa Pasko-Pasko na yan. Sige nga. So yung number one, siyang focus. Pangalawa, ito yung importante. Kaya may kinalaman to sa inyong graduation. Ba't kayo nag-aaral salita ng Diyos? Ha? Wala lang, para wala kayong magawa eh. May iba sa inyo ganun. Pero still, pag nag-aaral kayo ng salita ng Diyos, natataniman na kayo ng salita ng Diyos. Minememorize nyo salita ng Diyos. Ganda nung minememorize nyo eh. Ang sabi doon, depart from evil. Ang sabi ng depart from evil, lumayo kayo sa masama. Asang kulit nyo dyan, ano yun? Masama yung makulit, umalis ka doon. Tama? Yan. Amen, hindi na kayo mag-recite, ha? Okay lang yan. So number one, si Jesus ang focus. Pero pangalawa, accurate yung aralin natin yung salita niya. Amen? Nakita natin doon, hinulaan lahat, pati lugar, pati saan siya pupunta, aalis siya doon. Diba? Pati yung nabasa natin kanina, hindi natin na-focus doon, yung kay hinamatay, kay Jeremiah, pinatay yung mga bata. Ano sabi doon? Sabi doon, iiyak yung mga taga banda doon sa Rama. Banda yan po sa Benjamin, sa Ephraim. Ito yung mga anak ni Rachel. Rachel yung anak, yung asawa ni Israel din. Dalawa lang anak niya, si Joseph tsaka si Benjamin yung isa pa. Ah, sorry, sila yan pala yung isa, no? So, dalawa, si Benjamin and si Joseph. So, yung sabihin nito, sinasabi sa atin ng scripture, kaya importante mag-aaral tayo ng scripture kasi para hindi tayo maloko. Kaya iba dyan, nakikipasko-pasko, hindi nila alam yung Bible. Pag alam mo yung Bible, hindi ka makikisakay kay Santa Claus, mabiyon, napakalabo. Hindi mo lang siya hindi sasakyan, i-reprove mo siya. Alam niyo, may reprove. Mga bata, yung sabihin, aasarin niyo yung mga Santa Claus, Santa Claus. Huy, hindi naman ganyan eh. Tay, mahal naman ang binili mo. Bakit bumili ka ng parol, napakamahal. Para i-celebrate yung birthday Jesus kasi may star doon, di ba? Yung pala hindi ko na-focus, mamaya na lang hapon. Ano ba yung star na yun? Ha? Gusto ba ni Jesus i-celebrate yung birthday niya sa palagay niyo? O yung kamatayan niya, o yung kaligtasan? Diba? Hindi ko pa tinig dito yung sa Luke eh. Kasi sabi doon sa Luke, sabi doon, rejoice! Nag-rejoice lang dito yung mga
wise men. Pero actually, yung magre-rejoice talaga yung mga wise men din, tsaka yung mga liligtas. Diba? Muntahan na nga natin, doon tayo matatapos. Pero mamayang hapon, babalikan natin to. Ano yung binalita ng mga anghel? Sabi dyan, oh, glory to God in the highest. To sana ganyan sa, ano, sa mga mall. Glory to God in the highest. On earth, peace, goodwill toward men. Okay? So, bakit ganun? Bakit tayo matutuwa? Balikan natin sa Matthew 1. Matthew 1. Sino ba si Jesus? And he shall bring forth a son. Si Mary, mga anak, siya'y magkakaroon ng anak, ng lalaki. Sabi dyan, thou shalt call his name Jesus. Bakit? Anong significant nun? Ano ngayong pinanganak si, rather, si Charles? Pinanganak si Inigo? Ano naman? Pero nung pinanganak si Jesus, hindi basta-basta bakit. Sabi kasi dito, for he shall save his people from their sins. Bakit significant yung birth of Jesus? Kasi hindi siya basta-basta. Dahil siya yung tagapagligtas. Amen? Amen. Posible na maligtas ngayon yung mga tao na parang wala ng pag-asa. Pwede tayong maligtas. Amen? Lahat tayo sa impyerno dapat. Pero dahil sa Panginoon, pwede tayong maligtas. Amen? So, yun yung significance ng birth of Christ. Mamaya, i-detalye pa natin yung mamaya, balikan natin ulit yung accuracy ng scripture, bakit tayo nag-aaral, bakit tayo gumagraduate, bakit si Ma'am Mayan, si Ma'am Jamie, nutuluan kayo, ay napipigo na sa inyo, kukulit nyo, di ba? Kasi kailangan kayong tutuluan, bakit? Salita ng Diyos. Para makilala niyo yung Panginoon, pag naligtas na kayo, gagamitin kayo ng Diyos din, later. Kayo din yung magtuturo sa mga bata, sa mga tao ng kaligtasan. Amen? Amen. So, yun ang celebration ng birth of Christ. Para ang mga tao ay maligtas. Yun yun. Hindi candies, marshmallow, cake. Ano bang gusto nyo? Spaghetti. Masarap lahat yun. Nagutom tuloy ako. American chicken. Okay lang yan, di ba? Konting kasiyahan sa pagkain. Pero, ang pinaka-inaalala natin, sino? Si Jesus. Ano yung purpose niya? Bakit siya napunta dito? Para iligtas tayo. Amen? Kaya pag yung church niya, pag ikaw, di ka soul winner, matagal ka na sa church, ano dapat? Mahiya ka sarili mo. Amen? Ngayon, kaya nga tinuturuan natin kayo mag-soul winning para matuto tayo maglingkod sa Diyos. Amen? At dun siya masaya pag naligtasan tayo. Amen? Sino yung may mag-anak dito? Gusto yung punta sa impyerno? Sana wala. I mean, I believe wala naman. Amen? Kaya makinig lagi kayo mga bata, ha? Lahat ng pinag-aaralan natin dito, may kinalaman yan doon. Sa kaligtasan ng kaluluwa natin, ng ibang tao, okay? Magbigay tayo ng honor sa Panginoon kasi siya ay natutuwa sa mga tao, mga anak niya na maayos. Amen? Okay, gutom na talaga. Wala pa yun. Luto na ba na eh? Luto na? Makita nyo na. 30 minutes pa. Hindi, okay na po yun. So, mamayang hapon, dito kayo ha? Magkonting ano tayo. Konti lang actually. Sobrang ikli lang program. Tapos bigyan namin kayo ng konting kasiyahan dahil kayo masisipag na bata. Amen. Para ma-encourage din iba na mag-aral ng salita niya. So, okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga anak, Panginoon, nandito, Panginoon, nag-aaral kami ng salita, na touch namin ang topic, Panginoon, na medyo controversial sa marami. Dahil ito nga po ay tampulan ng mga false doctrine, false practices, mali. We pray na naging matalino, mga nakinig ngayong umaga. Amin ang hapon, ganun din po, patutuloy namin to, na ito yung mga kasinungalingan, mga wicked people, inaalis ang focus sa inyo, ilalagay sa pera, ilalagay sa kung anong kasiyahan na yan, bandang huli, nakalimutan na namin ang saysay, Panginoon, ang sense at ang potensya, Panginoon, ng bakit pinanganap, parang sanlibutan nga po ay maligtas. Hindi lahat ay ligtas, pero pwedeng maligtas, Panginoon, ang karamihan. Halos lahat, Panginoon, except na reprobate. But we pray na
Kaya matutunan at ipamuhay nung maglilingkod kami para sa ganitong bagay, Panginoon. Kaya malulati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen.